na mga kapatid, without much further ado, tayo mga kapatid ay magsisimula sa ating Laws of Prosperity. And my topic for today is obedience. Ang pagsunod is a powerful key to prosperity. Amen. Now, in the book of Joshua chapter 1, verse 7 to 8, on this particular, in the book of Joshua, mga kapatid, we know that Moses is already dead. So now, the Israelites now is coming into a new chapter of their lives because naiwanan na si Joshua and the Israelites, and they were in the wilderness and they have not yet entered the promised land. As Joshua, mga kapatid, habang si Joshua ay naging leader, I'm just going to give you a brief background para alam nyo, mga kapatid, ang pag-uusapan natin. Okay? So, patay na si Moses, and then Joshua now has been appointed to become the new leader of the Israelites nation. The Israel now is prepared to cross the Jordan River. Nasa Jordan River pa sila, Timilin eh. They are about to cross the Jordan River to take possession of the promised land God has promised them. But take note, Ate Uye, that God placed a powerful key. God told Joshua the key to prosperity in his leadership. At babasahin natin, mga kapatid, sa Joshua chapter 1 verse 7. Nasabi ng Panginoon kay Joshua, focus on the spiritual vision I'm going to tell you. And God said to Joshua, not to turn. Huwag kang lilihi sa kaliwa, huwag kang lilihi sa kanan. And God reminded him that thou mayest prosper wherever thou goest. Joshua chapter 1 verse 7. Nasabi ng Panginoon at Timilen is, huwag kang lilihi sa kanan o sa kaliwa, upang sa lahat ng gagawin mo, lahat ng hahawakan ng iyong mang kamay, magtatagumpay ka kahit saan ka pumunta. God reminded him not to allow the book of law to depart from him. Sinabi ng Panginoon sa kanya na huwag mong kakalimutan ang mga batas ko, but meditate day and night and let it not depart from you. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. The key to prosperity, mga kapatid, for the children of Israel is obedience. Pagsunod. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, as you obey my command, then thou, God said in Joshua chapter 1 verse 8, then thou shall make thy way prosperous, and then thou shall have good success. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kapag sumunod ka, Joshua, I'm going to tell you the key, the secret of prosperity is nothing but obedience to the law of God. Pag sumunod ka sa batas ng Diyos, sabi ng Panginoon, kahit saan ka pumunta, lagi kang on the way to prosperity at ikaw ay magtatagumpay. Yun ang ibinigay na susi ng Panginoon. At ibinigay ng Panginoon kay Joshua ang kanyang mga pangako. But you see, pwedeng mag-utos ang Diyos at Milene. It's one thing, Atine, that God says this. But the next point, the end of the bargaining line, Ate Uye, is whether us, will obey. Maraming utos ang Panginoon. May mga ipag-uutos ang Diyos, but the question is, susunod ka ba? Everything about law, the law is designed for us to succeed. God designed, God gave us the law for us to be prosperous. Ginawa ng Diyos ang batas ng kasaganaan. We're talking about laws of prosperity here. God designed the laws of prosperity so that you and I will succeed in life.
Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, in Joshua 11 verse 15, sinunod lahat ni Joshua ang lahat ng iniuto sa kanya ng Diyos. Yun ang maganda kay Joshua eh. Sister Sarah, the Bible says, Joshua left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moses, sinunod ni Joshua eh. That's the key. That's the key. At dahil sinunod lahat, kaya sabi, atiuyan ng Panginoon sa Deuteronomy 28 verse 1 to 14, if you fully obey, not half-heartedly, not 99%, not 50%, but the word of the Lord says, if you fully obey. Kung susundin mong lahat, maingat na susundin mo ang lahat ng utos ko, sabi ng Panginoon. Lahat ng mga pagpapalang ito ay sa iyo at uuna sa iyo. All these blessings shall come and will overtake you. Joshua, wala siyang hindi sinunod. Lahat sinunod niya. Talagang word for word sinunod niya. At dahil sa pagsunod niya ngayon, Sister Zara, God led Joshua na lahat ng puntahan niya, magtatagumpay siya. Lahat ng dinaanan ni Joshua ng mga kaharian, because they were wanderers, they were walking in the wilderness, lahat ng daanan nila, God said to Joshua, I will deliver them into your hands. Minsan nga, kakanta na lang sila eh. Panalo na sila eh. You're talking about the Israelites who were not really designed to fight. Because for the last 400 years, before they enter into Promised Land, we know that they were slaves. So wala silang alam sa mga battles. Wala silang alam sa mga pakikipagdigma. But God gave us the point. Binibigyan tayo ng pointers ng Panginoon na kahit wala kang alam, kahit kulang ang karunungan mo, but if God is with you, nobody can be against you. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Joshua 11 verse 23, so Joshua took the whole land according to all that the Lord said unto Moses. So lahat ng mga pangako ng Panginoon kay Moses, as we know, Moses was the man of God. He was the man of God. Pero lahat ng mga ipinangako ng Panginoon kay Moses, nakuhang lahat ni Joshua simply because of one thing. The key to prosperity is obedience. At yun ang nawala kay Moses. As we know, the reason being Moses wasn't able to enter the Promised Land was because of his disobedience. Yun minsan ang nawawala sa tao. Gumagawa ang tao ng sarili niyang mundo. They create their own kind of methodology. Hindi nila alam na ginawa na ng Diyos ang batas eh. God even wrote the laws into the book. And what we just have to do now, mga kapatid, is to obey. Just like Joshua. Joshua took the whole land according to all that the Lord said unto Moses. Ibinigay ng Panginoon yun eh. You see, mga kapatid, listen to this carefully. And I want you to listen to this carefully because this is very important. You see, minsan nagbabasa tayo ng Bible eh. Atin eh. When we read the Bible, we just think that we're just reading a manuscript. We're just reading the book. We're just reading the Bible. But if you will understand, mga kapatid, when God made a promise, ang sabi ng Panginoon dito kay Joshua 21 verse 45, there failed not out of any good thing which the Lord has spoken unto the house of Israel, all, Ate Uye, he says, all came to pass. Lahat ng ipinangako ng Panginoon kay Joshua, lahat naganap. Walang hindi nangyari sa mga pangako ng Diyos na sinabi ng Panginoon kay Joshua at sa kanyang bayan, ang sabi ng Joshua 21 verse 45, all came to pass. Everything that God promised, He fulfilled. Ginawa ng Panginoon. Wala siyang pagkukulang, hindi siya nagkulang. Lahat ng pangako niya, ginawa niya. Ang susi at uuye, the key
to possessing the promises of God, the blessings of God, the prosperity that God promised, is obedience. You know why, Atene? Because when God, look at what, for example, let's use the alam na nating verse, Malachi 3:10. I will always use that because it's the starting point that God spoke to men. Sabi ng Panginoon natin eh, if you bring the tithes into the storehouse, into the house of God, God said, I will open the floodgates of heaven and I will stop the devourer for your sake. But listen to this. As you walk into the obedience of God's word, makikita mo mga kapatid, you will reap His blessings. Atene, when God spoke the word, God is bound to His word. God is bound to His word. Ibig sabihin, Ate Uye, sinabi ng Panginoon, pag dinala mo ang 10th bahagi mo, nakatali ang Diyos, lock up siya. Hindi sa pwedeng, Panginoon, nagdala ko na 10th bahagi eh. Panginoon, nagdala ko ng offering ko eh. Panginoon, sabi mo, bubuksan mo yung kalangitan sa langit ha. Hindi, kaya makikita mo, mga kapatid, na may mga mababasa ka sa Bible na God cannot make any other oath. Hindi na pwedeng, wala nang hihigit pa, wala nang tataas pa sa Panginoon because He is the supreme, highest, sovereign God. That when He speaks the word, He is bound to His word. Kaya ang tawag sa ating Bible, Atene, covenant. Because we are serving a covenant-keeping God. When God said the word, na pag dinala mo to, bubuksan ko yon. Kaya pag dinala mo yan, the next question is, Lord, you can unlock the treasury of heaven because I have done my side of the bargain. Panginoon, dinala ko na yun eh. I-stop na ng Panginoon. Pipigilan na ng Panginoon ang mga mananakmal sa buhay mo. Because God is bound to His word. And when God speaks the word, He cannot fail. Because the word said, Atene, the word of the Lord will not return void. Pag sinabi ng Panginoon, automatic yan, mangyayari yan. Hindi pwedeng hindi. Otherwise, He is not gonna be God. And the book of Numbers says this, God is not like a man who will lie. Hindi magsisinungaling ang Panginoon, mga kapatid. Yun minsan ang nakikita ko sa mga tao, that the reason why many Christians, they live in a very rich country. They work a good job. They earn a lot of money. But the question is why many Christians still live under the poverty line? The question to that, the answer to that, mga kapatid, is because perhaps disobedience. Hindi sumusunod. Kaya, ito ang tanong ko sa inyo, mga kapatid. Do you want to prosper? Gusto niyo bang magtagumpay kayo? Kaya minsan magtataka ka eh. Ang dami nag-a-abroad eh. Amen? Kasi gusto natin umaman. Amen ba? Kaya ka nag-a-abroad. Amen mga kapatid. Hi Sister Berna Grace. Ng New Zealand. Kaya ka nag-abroad kapatid. Because ang fundamental purpose mo is umaman ka. Pero you know what, Ate Milen? I always say this. Wherever you are, kahit nasa Afghanistan ka, kahit nasa Iraq ka, kahit nasa disyerto ka, God can prosper you when you walk in full obedience to the laws of God. Pag naunawaan natin yung mga kapatid na sumunod ka sa batas, huwag kang gumawa ng sarili mong lakad. Sabi ng Panginoon, trust in the Lord
and He will crown your effort with success. When you give, when we bring our tithe, when we bring our offering, you trust the Lord. Lord, I trust you that this money, this income, I'm going to plant into your kingdom. Panginoon, aani ako dito. Just like that boy who gave the 2 fish and the 5 biscuits to the hands of the master. The 12 disciples were complaining. The 12 disciples were telling Jesus to send those people away so that they can eat. But Jesus said, what do you have? Do you trust me? Lord, we only have 2 fish. We have only have 5 biscuits. What is this in the multitudes of these people? But Jesus said, give it to me. When you put your trust and full confidence in me, I can make this. I can multiply this. That's why at the end of that story, there were 12 baskets. So that all 12 disciples will see the power of God. That God, when we transfer whatever is lacking from our hands to the hands of Jesus, when we bring our offering to the kingdom of God, we believe and we trust that God can multiply the seeds. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Kailangan nating isaturate ang ating mga puso, ang ating mga isipan ng mga salita ng Diyos. Dapat maging ingrained yun sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon at Ate Milen, God told Joshua in Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth. This book of the law shall not depart. Kailangan hindi umalis. Kailangan hindi mawala. Kaya mga kapatid, dapat lang maging bahagi na ng ating buhay ang salita ng Diyos. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, pagpapalain ako ng Diyos, may gagawin ng Diyos. Huwag mo hayaan na yung kakulangan, natatakot ka, ganto. Maraming mga tao natatakot eh. They live in fear. They live in doubt. When you doubt, the devil is going to use that doubt to question God. But look to the bigness of God. Ang titingnan mo, kapatid, ay yung kalakihan ng Diyos. Because when you look to the bigness of your problem, Atine, the devil is going to use the bigness of your problem to defeat you. Yun ang gagamitin ng Diablo para talunin ka eh. Amen, mga kapatid? Kailangan manatili sa bibig mo yung pagpapala, yung kalakihan ng Diyos. Mas malaki ang Diyos ko. Yes, I need it. Why not? But as you walk in obedience, habang, sabi nga Ate Milen, ang mga tao nagtatanim ng may pagluha ay mag-aani ng may galak. Because when you plant the seed, ang hirap eh. At naranasan ko yan. I experienced it myself. But when I learned that I will not be successful without following strictly, following the laws of God, mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, susunod ako. Gagawin ko lahat ang pinapagawa mo sa akin. Kaya ang susi ng tagumpay, kapatid, ang susi ng kayamanan, pagsunod sa Diyos. At isang pinaka-trademark natin ito, mga kapatid, bakit nagbibigay mga born again? Bakit naman Catholic? Hindi. Eh, sila. Hindi sila, ganun sila eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, may nag-invite sa akin na church dito sa London. Ang sabi niya sa akin, Sister Sarah, Pastor, pasensya ka na ha. Kasi baka hindi kami makapag-love gift. Sabi ko, ilang taon na ba kayo sa church? Mga 10 yata kami, Pastor. 10 years? 15 years? Pero yung mga tao doon, hindi naman po palabigay. Alam mo atin eh, pag ang tao madamot, lalong pag ikaw ay bagkat, alam mo yung pagka nakakapit ang ipis hindi na makaalis, lalong ang ganit ang pasok. Pag ikaw ay madamot, yung ang dami-dami mo na, hanggang napanis na, nilanggam na, napanis na yung pagkain, ayaw mong magbigay, ayaw ng Diyos ng ganyan eh. Because you are not becoming a blessing. You must be a blessing not only for yourself. You must be a blessing not only for your family. The reason why God gives you, Sister Sarah, is for you to become a blessing as well to His kingdom.
Kaya yung blessing is also a test of your obedience. It is a manifestation of how you worship God. It indicates how you love God. The amount of money that you give God is your indication of how much you love, how much you respect God. Kaya yung mga tao, sabi niya, Pastor, hindi kami makakapagbigay kasi hindi nagbibigay ang mga tao eh. Well, that is the problem. Yun ang problema ng mga Kristiyano. The reason why hindi sila nagtatagumpay sa buhay, hindi nagpa-prosper, is because hindi sila sumusunod sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa forgiveness, sa faith. Pero pagdating sa blessings, sa tithing and offering, Old Testament yan. Lumang tipan yan. Hindi. The God that we serve is the same God as yesterday, today, and forever. In fact, Jesus endorsed tithing. Hindi binali, wala ng Panginoong Jesus ang tithing. Wala kang mababasa sa Bible at na sabi ni Jesus, wag na kayong mag-ikapo. Offering na lang. Hindi. Jesus endorsed it himself. Amen ba mga kapatid? And when you walk in obedience to God, kapag kayo ay nagbibigay na sa, yung dapat, at saka, Sister Uye, ito sabi ko Ate Uye ha, pagka nagbibigay kayo, dapat nakangiti. Hindi yung, pag mag-o-offering na, sandali Pastor Saldi ha, iihi lang po ako. Amen ba? Ganun eh, pag nasa church eh, pag mag, o mga kapatid, time light itumayo, pag tumayo, diretsyong toilet. Pagbalik, kakain na lang yung, amen ba mga kapatid? Hindi ganyan ng isang Kristiyano. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos eh. Amen ba? Sabi nga nila eh, para kang si Pedro, nagtago kita ang ulo. Kailangan maging, magkaroon ka ng full obedience sa Panginoon, maging tapat. Pag nagbibigay ka ng offering, masaya. Panginoon, ibibigay ko to sa iyo, pero Panginoon, bagamat alam ko may kulang, pero naniniwala ako, Panginoon, napupunan mo ang lahat ng aking mga pangangailangan. Dahil ikaw ang Diyos ko. Kulang man ito, Panginoon, pero magtatapat ako sa iyo. Ang pagtatapat kasi habit yan eh. Yung pagtatapat sa Diyos, habit. Yung pagbibigay sa Panginoon na nakangiti, habit din yan. Pero pag yung every time na mag-o-offering, ayaw mo nang dumukot, naku mga kapatid, huwag ka na magbigay, nakakasala ka lang. Amen ba mga kapatid? Kailangan mga kapatid na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. And sabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid ko, Jesus said in the book of John chapter 15 verse 7, if you abide in me. Kasi ganyan na kayo Ate Uye, di ba nabibigay ka na sa Panginoon. Kasi alam mo, mapapansin mo ito Sister Sarah. And let's talk about, let's use this analogy in a practical sense. The universal application of the Bible. When you always give to your parent, yeah, pwede bibigay ka lagi at tine sa daddy mo kay Tito Efren. Very close kayo eh. Pansin mo yan. Pero pag ang isang anak hindi pala bigay sa parent, ang layo, parang, kumusta na po siya, no? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam nangyayari dun eh. Walang balita. Kasi, maaaring, eto naman, samantaha ko lang. Pero, malamang ganun eh. Di ba? Kumusta na siya, no? Naku, hindi nga natawag. Hindi natawag dahil hindi nakakabigay. At minsan mga kapatid, yung pagbibigay, hindi naman dapat marami ka lagi. You give not because you have a lot. You give because you love. Amen ba mga kapatid? Pag ang isang magulang, hindi na alam yung anak kung nasaan yung anak niya, hindi pala bigay yung anak na yon. At yung anak na yon, hindi naman natin sinasabing masamang tao siya, ha? We're just talking about the affection. Yung lapit ng kalooban. Di ba? Pag ang isang anak, palabigay sa magulang, ang lapit niya, oy, mami, daddy, ito ng MTCA number, 1, 2, 3, 4, 5. Magkano to anak? 700 pesos. Mas malaki pa yung pinanghulog mo kaysa doon sa binigay mo, di ba? Kaya nakikita mo, Ate Uye, na kapag ikaw ay palabigay sa Diyos, nagiging malapit ka sa Panginoon eh. Ganon din sa magulang. Pag palabigay ka sa magulang, lapit ka sa magulang. Kasi tawag ka ng tawag eh, mami. Daddy, ano ha, mag-Starbucks kayo ha. O di, bumili kayo ng gamot nyo ha. Daddy, ito ang pang ano nyo. Mami, ito ang pang ano nyo, pang grocery nyo. Malapit. Nagiging close kayo.
Ganon din ang Panginoong Jesus at Imelen. When you give, when you plant to the kingdom of God, nagiging close ka sa Diyos. Pag hindi ka na nag-o-offering, hindi ka na tumatayo, tapos ang dala mo lang sa bag mo, plastic bag para makapag-take away ka ng pagkain doon sa church. Ano na nangyari? Amen ba, mga kapatid? Oh. Dapat, bago ka umalis ng bahay, may sobre ka na. Panginoon, ito ang sobre ko, itatanim ko to sa kaharian mo. Pagdating mo sa church, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Kaya yung kanta natin na yun, sacrifice of praise yun eh, Ate Uye. Sakripisyo ng pagpupuri. Buruin mo, kinita mo na, ibibigay mo pa sa Diyos. Pero tandaan mo, Ate Uye, wala kang 100% kung walang ibinigay ang Panginoon. Kaya yung hinihingi ng Diyos, gagamitin niya ulit yun sa susunod na blessing niya para sa iyo. One of the error of judgment, mga kapatid, na nakikita ko sa mga tao at ini, they eat the seeds. Error of judgment yan eh. It's a philosophical question. Maraming taong gustong yumaman pero alam nila na dapat nilang itanim pero kinakain nila yung binhi. Amen ba? Ayaw nila magtanim sa kaharian ng Diyos pero Jesus made it clear. If you follow, if you fully obey all the commands I am giving you today, all these blessings shall come upon you. Tatawagin ka ng maraming bansa na mapalad. Tatawagin kang mapalad sa pagpasok at sa paglabas. Ang lahat ng iyong mga anak ay pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang iyong palayok, banga, bank account. Pagpapalain ng Diyos ang bunga ng iyong katawan. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng iyong mga itinanim. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng gagawin ng iyong mga kamay. All these things, Jesus, God was talking to the people. All these things shall come to you. Pag sumunod ka sa Diyos, pero ang mga tao, hindi. Yoko. Hindi ako naniniwala. Bita ko ng 1,000 euro eh. Akin to. So, sige. Sige na lang yan. Pero hindi mo mararanasan ng full breakthrough of financial breakthrough. Because wala kang pagsunod. Kaya sabi ng Panginoon at Timilan, test me in this. Subukan mo ko. Kung hindi ko, pag hindi, sabi ng Panginoon, Sister Ne, pag sinubukan mo ako, pag hindi ko binuksan tong langit na to, eh, sinungaling ako. Pero sabi ng Panginoon, test me in this. If I shall not open the treasuries of heaven and I will send out to you one blessing. And when I send that one blessing to you, Uye, there will be no room enough for you. Kaya maraming tao doon lang nabubuhay. Eh. Bakit? Pagsunod lang ang susi, mga kapatid. Pag sumunod ka sa Panginoon, wag mo itago yun. Yung tithes na yun, ibigay mo yun sa Panginoon. Just keep planting, 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 planting. At ang sabi ng Panginoon, hindi maglilikat ang salita ng Diyos. Hindi maglilikat ang pagtatanim at ang pag-ani. Ginawa ng Panginoon na batas yan eh. Pag nagtanim ka, mag-aani ka. Pag sumunod ka, sasagana ka. Kaya sabi ng Panginoon natin eh, Jesus said, if you abide in me, Sister says, if you abide in me and my words abide in you, look at this. Diba ganyan na kayo, Atine, ng Panginoon, diba? Sige. Kasi malapit ka na eh, sa Panginoon eh. Kapag nakakapi ka na sa Panginoon, Atine, and my words abide in you, kasi lagi mo nang dala yung salita ng Panginoon eh. Jesus said, you shall ask whatever. You shall ask what you will and it shall be done unto you. John 15 verse 7. Then laging malapit na kayo, Sister Sarah. Sabi ng Panginoon, hingin mo lahat sa akin. Done. Panginoon, gusto ko nito. Done. Panginoon, gusto ko nito. Done. Everything that you ask, because of your obedience, naging malapit ka na sa Panginoon eh. So kahit anong hingin mo na sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko ito, kailangan ko ito. Ay, hindi. Ano yan? Done yan. Bakit? Nabuhay ka sa pagsunod. Kapag ang pamumuhay mo at ini, naka-align sa salita ng Diyos, and you walk in obedience, tandaan mo ito kapatid, you will prosper. Pagpapalain ka ng Diyos, ibibless ka ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, bless ng Panginoon. Lahat ng iisipin mo, ibibless ng Panginoon. Kaya tama ang sabi.
No eyes have seen, no ears have heard, no heart has ever imagined the good things that God has prepared to His people. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi nyo pa nakikita. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, yung mga tayo mga nagtatrabaho sa abroad, mga kapatid, huwag nyong isipin na habang buhay kayo nagtatrabaho sa abroad. One day, uuwi ka sa Pilipinas, mga kapatid, and people will ask you, anyari? Diba? Anyari? Gusto ko, mga kapatid, mga taga Maranata, pag dumating ka atin sa Bagalangit, pag si Sister Sarah umuwi ng Anilao, dala mo ang flag ng Italia, you are raising the flag of victory. Dadalhin mo ang watawa, dadalhin mo ang bandila ng pagtatagumpay. Dadalhin mo ang bandila ng kasaganaan, and you will tell the world, you will tell the people that the God that I serve is a true and a living God. Ako ang halimbawa ng pagpapala ng Diyos. Hindi nila alam kung bakit ka nagtagumpay. Dahil marami namang, Sister Chet, marami namang nag-abroad, pero luhaan. Marami nag-abroad, lugi. Maraming umuwi sa Pilipinas, matatanda na, umalis bata. Yung laging sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, umalis na ubas, umalis na mansanas, ay nang dumating sa Pilipinas ay champoy o kaya'y pasas. Natuyo. Bakit? Inubos ang lakas sa pagtatrabaho. Akala nila ang pagtatrabaho ang kanilang magiging susi ng kasaganaan. But no! The key to prosperity is one thing alone, obedience to the word of God. Pag sumunod ka dyan, kapatid, sasabihin ko sa inyo, para ka nakasandal sa pader. Ngayon ang kapatid. Para ka nakasandal sa pader. Uuwi ka at iuwi. Nasa rocking chair ka lang. Tatawagin mo lang yung mga katulong. Oy, psst! Dala nga ng dinay, ng dalawang grapes juice. May bisita. Bilisan. Tubig. Malamig. O tubig, kape na walang gatas. Hindi nila ang mga tao mamamangha. Bakit gayong si Digay ang si Siming eh, ano lang naman yung dini? Bakit ganun umalis yung dini? Wala namang kawa. Kilala ko yan ang mga yan eh. Abay, nung dumating eh, talaga namang mamamangha ka eh. Talaga namang mapapatalaga na lang sila. Mapapa-ediwaw na lang sila. Bakit? Hindi nila alam ang sekreto mo eh. Hindi nila alam ang alas mo. Ang tanging alas mo ay ang pagsunod mo sa Diyos. Kagaya nung naglakad sila si Sister Ne sa wilderness, yung kanilang mga damit ay hindi kumupas. Yung kanilang mga tsinelas hindi napudpud. Bakit? Diyos din ang nag-iingat eh. Diyos ang nag-iingat lahat eh. Kayang gawin ang kayang gumawa ang Panginoon ng mga himala sa buhay mo na hindi mo inaakala. God will send the fish to your net. Ipapadala ng Panginoon sa iyo ang kayamanan. Parang si Pedro, Panginoon, maghapot magdamag na po kaming namalakaya ng isda. Wala po kaming nahuli. Hindi. Sabi ng Panginoon, do you trust me? Yes, Lord, I trust you. Sige, balik ka doon. Ihagis mo lambat uli. Bakit? God spoke to the fish. And God said to the fish, go to that side of the boat. God is able to talk to the wealth. Kayang kausapin ng Panginoon ang mga kayamanan para pumunta sa'yo. Amen ba? Kaya pag nabuhay ka sa pagsunod sa Diyos, dandami ang kapatid. Huwag maging madamot sa Diyos. Huwag maging bagkat sa Diyos. Sumunod ka sa Panginoon. At pag sumunod ka sa Panginoon, mabubuhay ka. Lahat ng hihingin mo sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain ka ng Panginoon at mabubuhay ka sa kasaganaan. Amen? Pagpalain natin ng Panginoon, mga kapatid. And God bless you all. Thank you po.